Anyway, Kainaro, let's go straight dito sa ating pag-uusapan. Ang una, ito naman, hindi tayo magtatalo. Siyempre, ang paniniwala mo, maaaring ang paniniwala ko, siyempre, paniniwala ko din. Hindi natin kailangan pagtalunan kung sino ang tama o mali sa ating dalawa. Mahalaga sa ating mga manonood, kayo po yung bumalanse sa mga mapag-uusapan natin dito. And in fact, siyempre, ako yung host dito, kaya mas marami tayong marireceive na malalaman dahil mas bibigyan ko ng pagkakataong magsalita itong si Kainaro. Unang tanong ko po sa inyo, Kainaro, may pag-asa pa kayang magkaisa ang pula at dilaw o pink sa kasalukuyan? Ay, ayun, meron pala, pero pasensya na ha, mukhang silhouette yung aking... against the light. Oo, against the light, tama na yan. okay na yan, oo. Parang ano lang, parang witness lang sa Senado. Oo, yung ayaw magpakita ng mukha. Pero handang pumirma ng affidavit. Ang tanong mo, Tapuan, may pag-asa pa. Alam mo, sa akin, parating ganun ang tingin ko eh. We go beyond political affiliation. Kapag ang pinag-uusapan pa rin, yung mas mataas doon. Yung kapakinabangan ng Pilipinas as a whole, no? Yung bansang Pilipinas. And we're referring to Pilipinas against other nation. Ibig sabihin, kung may pagtatalo dyan, Pilipinas ang mangunguna. Pangalawa, yung mga Pilipino. At dun sa mga Pilipino, syempre may preference tayo dyan. Yung pinakamamahirap, kaya inaimbento yung laylayan, eh, yung marginalized sector. So bukod sa maraming Pilipino, mga Pilipino sa Pilipinas, syempre may natatangi tayong killing, no? Preference dun sa mga marginalized poor. Ngayon, ang tingin ko, yung dalawang bagay na yan, ang pwedeng magkaisa talaga sa atin. Alam mo, narinig ko yung kay PBBM, ha? Kasi yung iba, pilit talagang sinasalba yung ano, unity, eh. Pilit na sinasalba. At ang isang pagsasalbang narinig ko, no, coming from IME, and even the president as well, and VP Sara, ang sinasabi nila, yung the one that founded the unity team, yung nag-umpisa ng unity team, during siguro ang source nila yung bago ang kampanya at yung mismong kampanya hanggang sa nanalo. Pero may narinig akong medyo kakaiba doon sa pangangatwira ni PBBM, rationalizing unity team. Ang sinasabi niya rito, hindi naman yan para lang sa particular na political party eh, o individual. It is for all Filipinos. At ang tingin ko dyan, no, hindi ko nadadalin yung aking political affiliation pero personal, ang tingin ko dyan ay kabukasan ng Pangulo sa lahat ng tao o partido na handang tumulong dun sa layunin na paunlarin ng Pilipinas. O saan tayo maglalaban dyan? Sinong tututol? Yun lang, Tapuan. Kaya tingin ko, hindi mamamatay ang pag-asang yan. Kasi ang duda ko, kahit yung magkakalaban, whether DDS man, loyalista o dilawan, parating pag tinanong mo yan ng diretsahan, ano ba gusto mo sa Pilipinas? Masira o magtagumpay, umunlad. For sure, kung matino ah, gusto ko hindi inyon matino. Tama, kung matino tama. Ang sagot eh, uunlad. Kailangan umunlad, maging payapa, di ba? So tingin ko, meron akong pag-asa. Considering na sinabi nyo yan na merong pag-asa, tingin ko kapanipaniwala yan eh. Kasi alam nyo, Kainaro, ito pong istruktura ng Marcos administration ay binubuo ng hindi po iisang kulay. Alam nyo naman po yan, si Department of Finance Secretary ngayon, I believe, ang kanyang sinuportahan ay si Isko Moreno. And before, naniniwala ako, nakapanalig nyo din siya sa maraming mga pulisiya na hinangad sa ating gobyerno. I-correct nyo na lang ako kung mali ako, kung hindi pumanig itong si dating Congressman Senator Ralph Recto, ngayon ay sekretary ng Department of Finance. Tama po. Tapos, may pagkakataon din, but unfortunately, syempre, alam nyo, these cabinet members, to include those undersecretaries and assistant secretary, serves at the pleasure of the president. Pero binigyan naman ng pagkakataon somehow si Undersecretary Cielo. But unfortunately, syempre, salita siya ng medyo against sa policy ng kasalukuyang gobyerno, kaya nararapat siguro naman na siya ay mag-i-let go na. Ano?
Parang sa paniniwala ko rin na ginawa ni dating Vice Presidente Lenny Robredo, considering na siya'y nakapagsalita ng against sa polisiya ni Rodrigo Duterte, it's right for her na bumitiw doon po sa kanyang pagiging gabinete sa under Duterte administrations. Pero bago ko kayo ibigay ulit ang pagsasalita sa inyo, nabanggit nyo kanina si Sara Duterte Carpio, which I believe mukhang nag-fall doon sa ating pinag-uusapan ngayon, Kainaro. Kasi nung tinanong siya ng mga reporter, tinanong siya, buo pa ba ang Uniteam? Ang sinabi nitong si Vice President Sara Duterte, ang Uniteam daw ay nabuo dahil lamang sa eleksyon o halalan. Hindi niya po sinabi na ito ay buo pa rin at hindi po nasisira. Kaiba po ito sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman nagbago. Sapagkat katulad ng sinabi ninyo, ang Uniteam ay para sa Pilipino, hindi para sa political party. Pero categorically sinabi nitong si Vice President Sara Duterte na ang Uniteam ay para lamang sa halalan nung nakaraang halalan. O, kaya anyway, yan naman ay observation lang natin, Kainaro. Salamat sapagkat kayo'y naniniwala at ako'y naniniwala din na may pag-asa pang mabuo tayong mga Pilipino kahit magkakaiba po tayo ng kulay sa politika. Ngayon, talon po tayo ng topic. Ano po ba gusto unahin natin sa sinad niyo po sa aking mensahe kanina? Ah, eh, kayo po. Eh, nabanggit ko dun sa mga kasama ko yung mga nakinig sa akin kasi po nag-isang oras din ako ng NS mga musta lang. Kasi one week no? Opo, yung cha-cha na banggit ko, saka ang hiling ko sa inyo, eh, baka gusto niyo pag-usapan yung nakaraang speech. Naku, eh, napakaganda pong speech ni Pangulong Presidente Marcos sa Australia. Eh, sige, kasi pwede ang po gandang-ganda ko ron, eh, dun sa, kasi alam niyo, passion ko talaga yung issue against the West Philippine Sea at itong ICC. Kung meron man pong makikita niyo na parati kong binabanggit at tinatalakay, yan, dalawang yan eh. Eh, pero po, dun sa paninindigan ng present administration, even po sa partidong liberal at dilaw na sinasabi, eh talagang surprising man sa kanila, natataas ang kilay yung iba, eh yung paninindigan na pinapakita ng present administration with regards to our dispute against China and our stand against for the West Philippine Sea. Yun yeah. And binanggit ulit yun. Ganda-ganda ako. Inaro, sapagkat sabi nyo nga, nakakatuwa po yan, nakakagalak sa amin yung mga PBBM supporter at mga loyalista na na-appreciate nyo po yung talumpati ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya na kayo kung I repeatedly say mahal na Pangulo. Kasi yun talaga yun. Okay, kumbaga dearly sa akin ang salitang yun eh. Considering na siya talaga ay sinuportahan ko, pero sapat na rin naman sa amin na kayo'y kahit paano kinikilala ang gobyernong ito. Kahit hindi nyo nga tawagin na Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, basta hindi kayo katulad ng ilan dyan na walang basihan ng kritisismo o paninira lamang talaga. Ngayon, ano po yung inyong obserbasyon, komento, reaksyon doon po sa sinasabi nyong nagandahan kayong talumpati nitong si mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Alam mo, hindi ako nakikinig ng word for word. Eh. Alam mo, parang selective ako makinig. Eh. Alam mo, yes. Talagang tama lang sa akin talaga yung pag-ulit niya ulit dun sa I will never give even a square inch, no? One square inch of our territory. Alam mo, kasi hindi consistent eh. Hindi yan first time, no? At nadinig ko na naman yan, hindi dito sinasabi sa Pilipinas, kundi ang audience ay ibang bansa, this time Australia. Sinabi niya rin yan sa Asian meeting dito na ginanap dito sa Asia, no? Sinabi rin niya yata yan sa isang meeting with the representative of the US government, no? At mukhang consistently, no? Alam mo, pag inuulit-ulit mo, nasa ano yan eh, nasa consciousness mo yan. At siguro, ang pinakamalalim ay nasa kalooban mo yan. To the point na, nung last na sinabi niya yan, bago ito, bago itong Australia speech, kung natatanda akong tama, nabanggit niya ulit yung never an inch, no? Nung sinagot niya yung issue ng secession.
Yes. At napaka-significant kasi ang sinabi niya rito, hindi, nandadamay pa siya eh. Hindi na, sabi niya, hindi lang to commitment ng Pangulo, kundi commitment ng lahat ng opisyales ng pamahalaan at lahat ng citizen ng mamamayan ng Pilipinas na ipagtanggol yung sovereignty, yung kaangkinan ng bansa. At sabi niya, ipagtatanggol ng kanyang administrasyon, hindi lang hanggang katapusan ng administrasyon. Ang matindi yung taya niya na hanggang sa huling hininga kanya, ng kanyang buhay. Never an inch. Ayun yung ano eh. Yun yung alam mo, retorika lang naman yan, no? Remains yes. to be seen. Pero so far, the words of the president as well what is being done, itong continuous patrolling natin at itong continuous na paninindigan natin sa labas at sa loob ng bansa. Kaya nga, yung secession eh, nakakalungkot yun kasi akala natin external lang yung pang-aagaw at yung pagkuha ng bahagi ng Pilipinas eh sa loob pala, internal, no? Ay may kagustuhan din na sirain yung ating kaangkinan. This is also a question of sovereignty. At tingin ko, saludo ako dun sa paninindigan na yan. Kung meron mang sinabi si Presidente rin sa Australia na saludo ako, ay yun yun. Kasi ang implication na not only on the issue ng West Philippine Sea, kundi dun sa international relationship with other ally countries, no? Katulad ng Australia. Yun. Bilang supporter na dilaw o pink, kasi I should say pink ka na rin dahil si dating Vice President Robredo ay pink talaga ang kanyang kulay. Yeah. Pwede mo bang i-share sa amin, Kainaro, kung on behalf, siguro kung hindi man on behalf, sa iyong pananaw na lamang, kung gaano ka nasasatisfy dito sa ginagawa ng ating Pangulo, particular sa binanggit nyo, na pag-iit ng ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Kasi talagang sa nakalipas na 6 na taon, hindi naman kaila sa atin na ang West Philippine Sea ay para talagang, hindi lang parang, talaga pong napabayaan under Duterte administration. In fact, sinabi ng isang pink at dilaw na dating senador na si Antonio Trillanes, eh si Duterte mismo ang nag-utos sa ating Philippine Navy na itigil yung sovereignty patrol sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, pinigilan niya ang Philippine Navy na gawin yung kanilang mandato na bantayan ng ating karagatan. How, gaano ka ka-satisfied dito sa ginagawa ng ating Pangulo pagdating sa WPP? Una, with due respect, baka may katwiran at consistent rin si Presidente Duterte dun sa pagbawas sa Navy na ano. Kasi ang polisiya nga nun, eh gumawa ng kaibigan kaysa kaaway, no? Enemy to no one and friends to all. Ganun din, no? At yan ay tinuloy ng present administration. Pero siguro ang kanyang pagsasakatawan niyan, eh yung pagpigil. Bagamat itong present administration, kabaliktaran. Pinatingkad yung pagbabantay sa boundary ng West Philippine Sea. In terms dun sa rate, kung ano, no? Siguro sa 10, no? 7 to 8 ang aking satisfaction rate dito sa gusto ko lang gawing 8, no? Yung aking satisfaction rate sa ginagawa ng present administration. Tingin ko kasi even sa paninindigan ng mga tinatawag niyong dilaw at pinklawan ay consistent ito eh. Ang pinakamaingay na maririnig mo ay si Justice Carpio na naging isa sa defender panel ng nagpanalo sa arbitral court. Nagsasabi na ang dapat nating gawin, eto sa gitna to nung panahon na yon, top one, ang matingkad na narrative noon eh, wala tayong laban sa lakas ng China in terms of military arm, no? It's kung magkaagera. Sabi ni at walang lakas na i-implement ng UNCLOS kahit nanalo pa tayo, kaya ang tawag eh piece of paper o toilet paper pa nga, pamunas lang ng puwet yung ating ipinanalo ng 2016. Sa gitna nun, ang sabi ni Carpio, ang panawagan ni Carpio at mungkahi niya, tayo mismo ang inaasahan na maging implementor ng ating panalo.
At isa dyan, yung patuloy na pakikipag-ugnayan natin at pagbuo ng alliance sa mga bansa na kaibigan natin. At ito ang ginagawa ngayon ni Presidente BBM. Kung meron man, ibig sabihin, kung meron man sumunod doon, no? Tingin ko, ito ang kongreto. We are now in France, not only, yung iba galit na galit sa Amerika, pero we're not only talking of the US. Etong pagsuporta ng Australia, ang sinundan nito yung pagsuporta ng Germany na nagbigay pa ng mga drone sa atin at nagsususog na ituloy natin ang ating pagbabantay sa kung ano man ang atin sapagkat sinusuportahan nila ang international law at ang arbitral ruling. So, ako yun yung katwiran dyan, top one. Kung merong iba dyan at tututol, aba, ito yun ang pag-usapan. Anong patunay na hindi consistent ang kasalukuyang administrasyon sa pagtatanggol ng West Philippines? Nabanggit ninyo si retired Associate Justice Antonio Carpio Cainaro. Totoo yung sinabi nyo na talagang sa kasagsagan ng polisiya nitong si Rodrigo Duterte, except for the fact na, kasi binanggit nyo kanina, and I beg to disagree with that. I hope you understand. Hindi naman natin kailangan magtalo, pero I beg to disagree with that na naging polisiya din nitong si Rodrigo Duterte ang friend to all and enemy to none. I beg to disagree with that kasi si Rodrigo Duterte, alam naman natin na talagang minura niya ang dating Pangulong Barack Obama na kaibigan ng dating Pangulong Noynoy Aquino or Aquino administration. At talagang never siyang tumapak sa lupain ng America. Di ba? Kaya talagang basically, ang tuwirin niya sa Estados Unidos ay kung hindi man kaibigan, hindi rin natin masasabing hindi kaaway. Kasi hindi mo mumurahin ang dating Pangulong Barack Obama kung ang paninindigan mo ay tinuturing mo silang kahit paano nire-respetong bansa. Ngayon, balikan natin yung panahon ni dating Pangulong Aquino. In fairness, hindi ko sa ipinagtatanggol ang Aquino administrations. Kasi sabi ko nga sa ating programa palagi, kung ano ang tama at dapat doon tayo. In fairness, Aquino administrations, at nabanggit mo ito kanina sa iyong programa, napakaganda ng ekonomiya talaga ng mga panahong iyon ng ibinigay nitong si Aquino sa mga Duterte. At ang pagkakautang ng Pilipinas ay nasa mahigit sa 6 na trilyon na halaga. Pero hindi aabot po ng 7 trilyon pesos. Pero makatapos po ang ilang taon, umabot po ito ng mahigit sa 12 trilyong piso. In short, yung naging kaparaan na ni Rodrigo Duterte sa pamamahala ng Pilipinas ay malayong malayo doon sa naging kaparaanan ng Aquino administrations. Whether we like it or not, hindi man natin gusto ang mga Aquino bilang pula, pero hindi maikakaila sa datos na ang ekonomiya po ng bansa. And I myself, I agree na maganda talaga nung mga panahong iyon. At yon ay nagbago sa isang iglap sa panahon ni Rodrigo Duterte. Sa punto de vista, tama ba yung salita ng mga pink at dilaw ngayon, Cainaro, ano po sa tingin ninyo, nakukuha kaya ng ating kasalukuyang Pangulo ang pagnanais na mapaganda ang ekonomiya at maibalik ito doon sa standing o mahigitan pa yung prior to Duterte administration? Bago tayo bumalik doon po sa usapin natin sa WPS, kasi napakalaking halaga na mapag-usapan kung gaano ba kaganda ang ekonomiya noong panahon ni Aquino, panahon ni Rodrigo Duterte, at ngayon panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang ekonomiya ang magdidikta kung ma-i-improve pa po ba natin yung mga kinakailangan po natin para mas madepensahan po natin ang ating karapatan diyan sa WPS. In short, proper funding kasi ang kailangan. Unless maganda ang ekonomiya ng bansa, hindi po sasapat ang pondo na maibibigay po natin sa pangangailangan diyan po sa WPS. Sa inyo pong perspektibo, ano po yung masasabi ninyo sa kalagayan po ng ekonomiya sa kasalukuyang gobyerno? Alam mo, with due respect, no, top one, ang isang medyo parang inconsistent dun sa daloy ng pag-iisip mo dapat sa magkakalaban. Kasi mukhang ang mindset, pag magkalaban tayo all throughout.
So, ang mindset siguro ng mga Dilawan, perhaps lang yun, duda ko lang, no? Kasama na ako. May inaasahan ka ng track na dadaanan si Presidente Marcos as being a Marcos, eh. It might be a continuity of what we have seen nung matandang Marcos at dun sa mga tinutulan namin nung panahon na yon, no? At dito, medyo ironic talaga, eh. Kabalintunaan. Completely parang unbelievable. Kaya yung iba magtataas ng kilay, eh. Kasi hindi nangyari yung mga inaasahan, no? Binabantayan ng corruption, binabantayan yung supposedly yung killing na naumpisahan sa panahon ni Rodrigo Duterte ay inaasahang magpatuloy at tumaas pa sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, judging from the recent dun sa nakaraan ng matandang Marcos na ang tinututulan nun ay yung madugong parte ng martial law at ng diktadura, no, na sinasabi namin. Parang ang consistent dyan, sana nagtuloy-tuloy itong tahasang pagsira o di pagdalang sa karapatang pantao. Kaya binabantayan yan. At binabantayan pa rin yung pagtaas ng corruption. Surprising, pare. Mukhang ang parang ideal na kung nagsunod ang administrasyong Aquino to President Marcos, ang ganda siguro ng track, eh. Kasi parang continuity ito, no? Kita mo yung shift din, ha? Medyo nakaka sa amin. Sa punto de vista siguro ng mga Dilawan at Piklawan, ironic na yung shift ng system on attacking the drug war issue ay nabago from Tokhang EJK and going after small-time drug pusher and drug user than going into the very system of the police administration, yung law enforcement. Di ba yung shift na yan, no? Medyo iba yon, no? At kung tatanungin mo yung mga Dilaw, o tatanungin mo akong personal, I would rather prefer, no? Mas pipiliin ko yung atake ng paglilinis sa administrasyon. Paglilinis mismo sa gobyerno. Kasi mismong si Presidente Duterte, sinabi niya yan, eh. Kasabay ng pag-amin niyang hindi niya natupad yung kanyang pangakong tugunan ang problema sa drug war. Ang sinasabi niya na parang napasok na kahit ang loob ng gobyerno ng mga kriminal. So, judging from that, mukhang consistent yung way of addressing ng President Administration on paglilinis ng gobyerno at dun sa law enforcement agency. Hindi ba tama? At nakikita natin ngayon, mamatataas na opisyal ang kasangkot pala even sa krimen na may ugnayan sa droga. So, tingin ko, ito pong pamamaraan at nakikita natin ngayon, kahit napaka hindi inaasahan sa kalaban, magkalaban ng Dilaw at ang loyalista, hindi inaasahan, pag tinignan natin yung batayan ng tama at mali, parang napaka-illogical naman na pagpilitan pa rin namin mali ang bagay na tama. Tama ito, eh. Tignan mo, tapuan, ha? Miski sa issue ng corruption. Yung corruption index nung panahon ni Presidente Aquino ay napababa at least ng isa at kalahati yata o isang hakbang. From rank 133, mukhang doon tayo nag-stable from 34-35 to 133. Pagpasok ng Duterte administration, pumalo yun, eh. Nang isa hanggang dalawang hakbang pataas, eh. At pagpasok ng present administration, bumaba yun, tapuan. Yung corruption index natin ay bumaba ng isang hakbang yata. For the first time in 4 years, no, yeah, hindi ko alam, no, pero ang malinaw lang, wala akong hakarap na mga datos, ang malinaw lang, bumaba ang corruption index natin. Miski sa datos ng mga law enforcement, kasi may nakadebate ko, anti-admin, no, na sinasabi niya, sa panahon ngayon, katulad nung tumahimik ang Pilipinas sa panahon ni Presidente Duterte, nabawasan ang krimen. Ngayon, mas mataas ang krimen. Ang tanong ko dyan parati, datos, eh. Nasaan datos mo?
Nasaan ang batayan mong datos? Eh, ang sinasabi sa akin ng datos, mali eh. Ayon sa datos, bumaba ang krimen. Sa panahon, itong last 2023, bumaba ang krimen eh. Kung anong gagawin natin doon? Sino magpapatunay ng sinasabi mong tumaas ang krimen? No? So, yun po. Ang tingin ko, with due respect po no, sa aking mga kasama, baka may ibang tingin, ang ibang dilawan at tingklawan. Pero I'm only judging to what I'm seeing. No? Tingin ko, mas consistent pa nga ang Marcos administration. Doon sa nakaraang administration, sa Aquino administration na pinaburan namin, no? Eh, kaya hindi na kayo magtataka doon sa maririnig nyo that the Dilaw and the Pinklawan will rather prefer a Marcos administration than another Duterte administration. Ayan ang isa sa mga nakatutuwang madinig eh, sa totoo lang ka, Inaro eh. Kasi, alam niyo hindi ko lang yan isang beses narinig sa mga katulad po ninyo na Dilaw at Pink. Even narinig ko rin yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Na pagtatsagaan nyo na si Pangulong Bongbong Marcos, wag lang makabalik ang isang Duterte. Ngayon, going back, dyan po sa WPS ka, Inaro. Alam naman po natin na ang Aquino administration ang dahilan kung bakit nagkaroon ng WPS. Kung bakit merong tinawag na West Philippine Sea. Ito po ay isang administrative order sa panahon ng Aquino na binalangkas nga po ang WPS sa tatlong bahagi. Ang Territorial Sea, ang Exclusive Economic Zone at saka Extended Continental Shelves. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo dahil naisip yan ng Aquino administration. Ngayon, may mga bumabatikos dyan, ka Inaro. Mga ilan sa mga DDS na nanonood dito sa atin na wala raw pong WPS at hindi raw po yan existence sa existing sa mapa. Ano ho ang masasabi ninyo doon sa mga ganyang uri ng batikos na meron namang administrative order at batas po iyon na umiiral sa kasalukuyan? Nako, top one, may balita ako katulad nung sinabi ko sa'yo. Kababalita lang 3 or 4 days ago. Mga kapatid, no, yung mga nakikinig, kahit anong political affiliation tayo, matutuwa tayo rito at dapat tayong matuwa kasi natuwa miskin sinasabihan yung pro-China eh. Bumoto pa. Ngayon po ay nakapasa sa third reading. Ang alam ko po, pumasa na to sa lower house kaya ang susunod na pang dito ay isubmit na lang sa Pangulo at mapirmahan ng Pangulo para maging ganap na batas. Ito yan. Po yung tinatawag na Maritime Zone Act. Ito po yung pag-amenda nung nakaraang batas, 9255, parate ko naliliturin, tapon baka paki-check na lang ano 9255 o 9522 na googlean ako diyan pero either doon no may batas po kasi na existing na hindi na consistent doon sa arbitral ruling ang panukala pong batas ni Senator Tolentino actually consolidated bill yan kasi ang alam ko may sariling proposed bill si Loren Legarda na ina-advocate pa yung tinatawag nilang blue economy, kaugnay nitong Maritime Zone Act. Consolidated bill yan na ngayon ay pinangunahan ni Senator Tolentino. Kaya pinapalakpakan natin si Senator Tolentino. He deserves. Alam mo, ayaw ko nung kanyang komento kay Kibuloy, pero in terms of WPS, makita mo, no? Hindi pwedeng galit lang tayo sa tao eh. Maaring tama. Galit ako dun sa komento niya kay Kibuloy, pero saludo ako sa tiyaga ng pagsusumikap niya na maging batas itong proposed bill nila on Maritime Zone Act na ang layunin ay i-align yung ating national law dun sa ating ipinanalo na 2016 arbitral ruling na hindi na lang po, tandaan niyo po ah, hindi na lang po to arbitral ruling favoring the Philippines. Ito po ay batas na sa international level. Ito po ay unclos law na po ito. Kaya nga po yung mga sumusuporta sa ating bansa, mas nauna pang gumagamit yata sa atin eh, nung itong batas na to kasi international law to. Ang nagsasabi po na
tayo'y may lehitimong claim up to the 200 nautical miles from the seashore. Seawide po yan, ha? 200 nautical miles at kasama pa yung continental shelves na pwedeng humaba ng 30 to 50 nautical miles. Ibig sabihin, 200 plus 30 o 50, it can be 250 or 230. Nahaba pa mula sa ating territorial limit, no? Itong territorial sea. Kasi ang territorial sea, 12 nautical miles yan. From the territorial sea to the exclusive economic zone, which is 200 nautical miles. Yan po ang sinasabi ng arbitral ruling. Ngayon po, hindi na lang po international law. We will soon have a national law consistent with the international law. Kaya sabi ni Senator Tolentino, lalong meron ng batayan ang ating mga ginagawa at paninindigan ng pakikipaglaban sa WPS. Wala na pong debate dyan eh. Kasi meron tayong national at international law to support our claim sa WPS. Hindi na, yan po, ilampas na dun sa administrative order ni Pinoy, na bagamat salamat top one, no, sa pagbanggit niyan. Ito yung administrative order, kung di ako nagkakamali, number 29. The first time na naglabas ng order naming West Philippine Sea. Kasi dati ang alam dyan, South China Sea lang. Ngayon, dun sa administrative order na yon, ginawa yung West Philippine Sea. At alam mo, nung nilabas yan, nauna pang anak ng pating, nagde-debate pa rito sa Pilipinas. Meron pang tumututol. Samantalang sa ibang bansa, ang alam ko, France ang unang nag-recognize nung administrative order na yan. Yung West Philippine Sea. Anong sinasabi dyan? Na ang Scarborough Shoal po, kasama ang Kalayaan Group of Island, ay tinatawag na West Philippine Sea at bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Yun po. Yan. Kasi kaya natin yan din na pag-uusapan, Kainaro, kasi mukhang yan sa tingin ko ang bumabalangkas sa atin bilang kayo, Dilaw at Pink at mga pula naman kami. Pagdating kasi sa WPS, nagkakaisa tayo. Agree o disagree, pero I believe lahat halos ngayon ng Dilaw, pag ang usapin ay West Philippine Sea, nagkakaisa tayo. In fact, no other than the Akbayan, yung grupo nila na tinawag nilang WPS Coalition. Karamihan po ng posisyon nun ay Dilaw at Pink. Yet, sumusuporta sa ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno sa WPS. Now, to dig deeper dyan po sa issue na yan, Kainaro, alam naman natin na ang mga Duterte ay pro-China. At being a pro-China, malapit na ang halalan. Sa tingin nyo po ba, sa perspektibo ninyong mga Dilaw at pula, isa po ba sa mga magiging basihan ninyo na hindi kayo boboto ng pro-China candidate? O probably, consider nyo pa rin yung mga maaaring ang paninindigan ay sa pro-China, pero somehow, sa tingin ninyo, nakakatulong sa Pilipinas. Ano pong masasabi ninyo doon, Kainaro? Kita mo yan, top one, no? We go beyond the color, eh. We focus on the issue and the principle. Yung paninindigan, eh. Boboto ka ba sa isang taong magpapabor sa China kaysa sa Pilipinas? Parang ganun kalinaw, eh. Boboto ka ba sa hindi kumikilala sa batas? This time, pwede mo lang diretsong sabihin yun, no? Kasi nung panahon, pwedeng sabihin lang nila na yung China, hindi kinakilala yung arbitral ruling. Therefore, the international law. Kasi international law yan. Not ngayon, sabi mo, yung ICC, kilalaanin din. Pero, hindi kinikilala yan. Hindi mo na lang pwedeng sabihin yun. Kasi, paano ngayon yan? May batas na sa Pilipinas. Anong ibig bang sabihin nun? Hindi mo rin kinikilala yung batas na nagsasabing ang WPS ay sa Pilipinas. So, napaka, whether what color na nandun ka, kahit sinong politiko mo, ang tanong, hindi yung kulay. Ang tanong, anong paninindigan mo? Ikaw ba ay lalabag sa batas? Ikaw ba hindi kikilala sa batas? Ang linaw. Maghihiwalay tayo dyan. Kahit Dilaw pa katabi ko, o Pinklawan ang katabi ko, magkakaproblema tayo dyan. So, yun, tingin ko, malaki pong issue yan sa darating na eleksyon. At tingin ko, mananagot po, ha?
Pero kailangan po mag-ingat natin, ha? Gusto ko pong ipasubali lang ito, no? Something to reflect on. Kasi po, duda ko, maraming magmamalaki ngayon ng mga politiko sa pagkakapasa ng Maritime Zone Act. Kasi yung mga pinagdududahan nating pro-China, kasama sa Bumoto Poor, co-sponsor. Kainaro, ituloy namin ko lang po, ano, tanungin ko lang po. Yan, kasi hindi ako updated tungkol po dyan sa bill or batas na yan. Yan po ba ay, I believe, bill pa lamang, ano? Opo. Opo, bill pa lamang. If bill pa lamang, hindi pa po siya batas. Pero malapit nang maging batas. Opo. Going back dyan sa issue na yan, Kainaro, and tama naman kayo, meron talagang batas na nagsasabi na atin po yan. At no other than the fundamental law of the land, ang ating constitution. Kasi sinasabi po sa ating constitution ng territorial integrity, in particular, ito pong Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc, pasok po ito doon po sa ating 12 nautical mile territorial limit. Kaya tama yung sinasabi ni Kainaro na dapat panindigan po natin yan bilang Pilipino. At bilang Pilipino, syempre, iwasan po natin bumoto. I believe, mag-agree dito si Kainaro na kapag ang usapin ay sa territorial integrity ng ating bansa, eh parang wala pong salita ang isang kandidato. Ngayon, Kainaro, ang huling pag-uusapan po natin in the interest of time, kasi sabi ko, isang oras lang naman yung kukunin kong panahon po sa inyo, at salamat po, napagbigyan niyo po kami. Okay, pag-usapan lang natin ito pong medyo malawak na usapin na pinag-uusapan po talaga ngayon sa both houses, ang Senate of the Philippines at House of Representatives, kasama po naming mga pula at kayo din pong mga dilaw at mga pink. Basically, katulad po ng nadinig ko po sa inyo kanina, generally, ang paniniwala ng mga dilaw at pink is against the constitutional amendment. Pero merong mga ilan, and I believe Justice Carpio ay dilaw, kung hindi ako nagkakamali, siya talaga ay supporting the candidacy of then Vice President Lenny Robredo. Pero sabi niya nga, hindi siya tumututol sa constitutional amendments basta naaayon po ito sa batas. Ngayon, sa inyo pong perspektibo, Kainaro, ano po ang masasabi ninyo sa binabalak ng kasalukuyang gobyerno, no other than the President, ang aming mahal na Pangulo, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na magkaroon ng pagbabago in particular sa constitutional provision or yung economic provision ng ating constitution. Kayo po ba ay nag-a-agree dito? O somehow, ayaw nyo po dahil meron kayong paniniwala na hindi naman kinakailangan ng pagbabago ng konstitusyon at yung mga hinahangad pa rin natin na pag-unlad sa ating ekonomiya, partikular ang pagpasok ng mga investor ay may isa sa katuparan without necessarily amending the constitution. Ayun. Naumpisan ko dun sa LSQ yung sa charter change. Yun nga, no? Pasensya ka na, Top 1, kasi nakalabit mo yung malapit sa puso kong issue na WPS. Pero in terms of charter change, yun yung gusto kong linawin, kasi ang akala ng iba, ayaw ko ng charter change. Ito po yung malinaw na paninindigan ko dyan. Siguro po, pwede ko nang dalhin yung general, yung Partido Liberal siguro, no? Knowing the party stance, no? Kasi nagpahayag naman sila publicly na ang inaayawan nila ay ang pagbabago ng konstitusyon ngayon. Kung makikita nyo po, in terms po sa present administration, consistent po yan dun sa dati o unang paninindigan ng Pangulo. Kasi mula nung kampanya hanggang nung unang taon ng kanyang panunungkulan, kada tinatanong siya, sinasabi niya, hindi ngayon. Walang charter change, hindi ngayon, kasi mas dapat unahin ang mga dapat unahin. Ano po yun? Directly attacking the issue of social services, the issue of poverty. Ang tanong po natin dyan, ano po ba ang kaibahan yan sa pagbabago ng konstitusyon? Kung ang layunin mo, baguhin yan para nga ma-address ang economic issues natin. Ganito po yun. Kasi po yung pag-address ng direkto, kaya po ang aking paninindigan, ulitin ko,
ayaw ko po na magkaroon ng charter change ngayon. Nakikita ko po yan sa mga 2 taon bago matapos ang administrasyong Marcos. Kasi po, kahit papano, yung 4 na taon, mapatunayan natin yung pamamaraan ng handling ng governance ng present administration with the existing charter. Kasi ang paniwala po natin, the charter is enough. Alam nyo, medyo magpapareho, baka sabihin nyo, parehas kami ng stand ni Presidente Duterte. Actually, sa amin ni Presidente Duterte, almost perfect. Pero, hindi naman po ganun. Ang tingin ko, enough sa ngayon para kasi ang even yung sinasabi nilang economic provision ay pwedeng gamutin ng enacting of laws of Congress. Bibigyan ko kayo ng sample. Sa present constitution, merong anti-dynasty . Pero hindi nagagamit. Bakit? Kasi walang enabling law. Merong mga batas sa konstitusyon na ginawa naman ng enabling law, wala namang implementing rules and regulation. Di mo rin magamit. Katulad ng yung mismong ginagawa nila ngayon, yung People's Initiative. Ayon sa mga jurisprudence na ginagamit with regards to People's Initiative, mahina siya kasi Korte Suprema mismo ang nagsabi na parang butas yung ginawang batas sa People's Initiative dahil sa kakulangan o di kakalaruhan ng procedure kung paano gawin ang People's Initiative. Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi issue yung konstitusyon na nagsabing may 3 pamamaraan ng pagbabago ng konstitusyon. Constitutional Assembly, Constitutional Convention, at People's Initiative. Meron ka na. Ang tanong na lang, nasa ng enabling law? Nasa ng implementing rules and regulation? Paano gagawin? So, ano ba may problema? Constitution ba? Hindi. Ang problema, yung enabling law. Ngayon, tingin ko, even the economic provisions ay magagamot ng mga enabling law. Halimbawa, nakuha na nga natin, hindi natin nalalaman. Nabigyan na natin ng basbas ang mga dayuhang mamumuhuna na mag-ari ng ilang aspeto ng negosyo. Ang nilalakad na lang nila ngayon, maging 100% ownership ang lupa. Pwede naman enabling law yan. Hindi mo na kailangan baguhin yung nasa konstitusyon. No. Pero, yung nakalagay sa konstitusyon ay magpapanatili ng proteksyon ng bansa sa dikta ng dayuhang nagmamay-ari. Ganito, actually, yan yung pag-aaral na ginawa dun sa comparison kasi depende sa napapakinggan natin. Merong nagsasabi na tayo yung may pinaka-strictong constitution with regards to foreign direct investment. At dahil mas maluwag pa raw ang China at ang Malaysia, no? At Vietnam. Pero maluwag sila, pero yung enabling laws nila, yung existing laws nila, mahigpit. Saka China. Mahigpit yung enabling laws nila. So, kung magagawa nila yun, pwede natin gawin. Okay. Two point of interest sa mga binanggit po ninyo, Kainaro. Hindi ko kayo kukontrahen sa mga pahayag po ninyo sapagkat opinion nyo po yan. And I believe yan po ang tama para sa inyo. Pero two point of interest lamang. Sabi nyo po kanina yung enabling law or kaparaanan. No other than former Justice Antonio Carpio stated last congressional hearing doon sa committee as a whole na wala pong illegal sa ginagawa o hinahangad pong pagbabago ng Kongreso sa economic provisions ng ating konstitusyon. Kung walang illegal, ibig sabihin, hindi po yon bawal. Pangalawa, sinabi nyo rin po kanina na meron pong batas, particular kung hindi ako nagkakamali siguro, yung Public Service Act or 11 Act or Republic Act 11869. I hope hindi ako mali sa figures. Pero ang problema po kasi dito, Kainaro, ito po ay naisa batas panahon nga ni Rodrigo Duterte bago magtapos ang kanyang termino last 2022. Ang nakikita ngayon ng kasalukuyang gobyerno ay yung nakabinbin na question sa Korte Suprema for the constitutionality of that law, the Public Service Act, na ngayon nagiging bantulot po doon po sa mga would-be investor. In fact, napakaraming
investment pledges na nakuha po ng ating Pangulo, at yung iba po dito na isakatuparan na pero mas marami ang hindi po maisakatuparan dahil nga po doon sa kanilang pangamba na pabago-bago po yung sistema, at baka kapag nag-invest na sila rito sa Pilipinas ay biglang ideklara ng ating konstitusyon ay ng ating Korte Suprema na ang Public Service Act ay unconstitutional. Ibig sabihin, kung sila ay binigyan po ng pagkakataon na mag-ari 100% o kung ilang mang porsyento sa mga basic public services, eh magiging illegal po iyon at malalagay po sa kanila, sa alanganin ng kanila pong mga investment. Yun po ngayon yung concern daw ng mga nagsusulong kung bakit gusto talagang baguhin ang provision na yan sa ating economic provision sa ating konstitusyon. At sa huling punto ko naman, may nagsasabi sa kabilang dako na ang tanging solusyon daw po ng problema na yan ay i-delete lahat ng mga restrictions sa ating saligang batas, particular sa economic provisions. Kayo po ba ay nakikita nyo ang mga ganyang, sa perspektibo po ninyo, ganyang mga problema na kinakaharap sa kasalukuyan? At ano po ang masasabi ninyo doon po sa proposal nito pong si Orion Perez Dumdum na ang tanging solusyon, being an OFW and has experience the same, particular sa Singapore, na walang mga ganyang economic restrictions sa kanilang gobyerno, kaya po umunlad daw ang Singapore at iba pang mga bansa. Any comment doon sa parte na yan, Kainaro? Ayun, ulitin ko, Top 1, no? Ang aking paninindigan ay hindi ako papayag sa charter change. Apo. Ang tangi lang ay panahon. Kaya kung magkakaroon man ng charter change ngayon at nililinaw nila na economic provision, ay sang-ayon din po ako at ako'y bukas doon. Ang sinasabi ko lang, kasi baka maganda rin tignan, how will the present administration contend with the current charter in developing more our country? Kasi may dalawang debate tayo dito sa issue ng foreign direct investment na pinakamalaking argumento nila kung bakit nila babaguhin ang konstitusyon. So far, wala po tayo kasing nakikitang malakas o matibay na argumento sa punto ng pagpasok ng foreign direct investment. Kasi yung mismong Pangulo natin ang nagbibigay ng argumento. Kasi itong, kung mapapansin nyo, lahat halos ng paglabas ni Presidente Marcos sa iba't ibang bansa is producing pledges. Foreign direct investment potential. Yan po, wala pang nababagong konstitusyon. Yan po, yan yung first. Tumatrabaho na po. Oh. For that, Kainaro, susugan ko lamang po yun. Tama po kayo. The official visit ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa produces investment pledges. From the word itself, pledges pa lamang po yun. Opo, pero opo. Yung materialization or realization po ng mga pledges na yan ay napakaliit po, dahil nga po sinasabi ng mga kanilang nakakausap na talagang napaka-restrictive ng polisiya po ng kasalukuyang saligang batas, kaya parang ang hirap po sa kanilang magtiwala. Yun po kasi yung pinaka nangyayaring sitwasyon sa kasalukuyan. Merong mga investment pledges pero hindi po umaabot ng at least 50% man lang diyan sa investment pledges na yun ang nare-realize because of the restrictive provisions daw po ng konstitusyon. Ayun naman yung po yung part ko. Ayun na. Ang atol, I hope you respect. Ito ha, ano ko lang, Kainaro ha. I hope you respect our guest. Kasi hindi naman natin ine-expect sa kanya na kung ano po yung paniniwala natin, yan din po yung sasabihin niya. This is a formal discourse, mga tol. And we are thankful na meron tayong kausap na dilaw at pink ngayon na kahit paano, nakakatalakayan po natin at nagkakaroon po tayo ng idea. Knowledge is not monopolous. Hindi po pwedeng yung kaalaman po natin, yun lamang po ang i-impose natin kaalaman sa iba. Kaya humihiling po ako sa inyo, mga manonood di Top 1, na irespeto po natin yung mga sinasabi po dito ni Kainaro. After all, nasa demokrasyang bansa po tayo. And the opinion of others, dapat huwag natin pigilan as long as ito po ay hindi bawal. And I believe
Yung mga sinasabi po ni Kainaro dito ay hindi po bawal. Kanya pong karapatan yan, particular sa malayang pagpapayag. Sige po, you may continue, Kainaro. Nasabi ko yung tungkol dun sa bunga ng paglabas ni Presidente having pledges, no? Well, okay. Ang susunod na tanong dyan, ilan dun sa mga pledge ang natuloy? Kung ang sagot dyan ay wala, kahit isa, eh talagang negative yan, hindi pwedeng pang-argumento. Pero kung meron kahit isa na natuloy, ibig sabihin, merong nagawa na existing pa ang konstitusyon at hindi pa nababago. Now, we go to data. Ayon okay. sa datos na nasilip ko lang, dun sa unang quarter ng taong 2023, nakakita ng pagbaba ng ating foreign direct investment 20%, no? Pero nabawi yan during the last quarter. Actually, nakapag-deliver ang Marcos administration ng 390 plus billion na foreign direct investment na approve. Wala pa pong binabago. Well, you can always dispute me on data. Ito po nanggaling sa Diliwan kaya baka credible. Dapat hindi ko to sinasabi. Dapat manggaling to sa mga loyalista. Isang hindi natin titingnan yung kabuuang taon kasi baka mabago yung pagtingin natin kaya dayaan to sa statistika. Pero kung ipagtatanggol ko ang administrasyon, ang tututukan kong punto maaring quarter o buwan. Point of clarification lang, Kainaro, ha? Yeah. Point of clarification lang. Yes. Yung sinasabi niyo po bang datos ay katulad po ng datos sa Philippine Statistics Authority? Hindi ko po alam, top one, no? Pero pag tinignan mo kasi yung datos, we're looking for a period of a year, no? Halimbawa, okay. 2023. Ang isang taon ay pwede mong tignan ng isang buong taon na yung total na nakuha natin na foreign direct investment, bilyon dolyar yan, no? Daang bilyong dolyar yan. Alam mo, ang isang pwede mong batiin sa Duterte administration, medyo napataas niya yan, no? From Pinoy administration na talaga naman nagpataas ng foreign direct investment. Pero bumaba nung kalagitnaan ng panahon ni Duterte, pero bumawi nung patapos na, no? Kasi siguro pagsasama ng Duterte at ng loyalista, no? Tumaas po yan at ang dinat na ni Presidente Marcos ay mataas talaga, no? Bumaba ito ng 20% dun sa first quarter, pero bumawi po ito sa last quarter. Kaya po ang isang taon, depende sa tumitingin, pwede niyang tignan sa buong taon, pwede niyang tignan sa quarter, ibig sabihin tatlong buwan sa loob ng isang taon, o pwede niyang tignan na buwan-buwan. Kaya po pwede kong mamili sa loob ng 12 buwan, ng isang buwan, kahit isang buwan lang, na tumaas yung, nag-increase yung foreign direct investment bilang patunay na nag-increase ang foreign direct investment having an old constitution. Ito po, leading to my final argument na okay. ang foreign direct investment ay hindi solely nakasandal sa argumento ng restrictiveness ng konstitusyon, kundi katulad ng maraming pinatotohanan ng maraming pananaliksik mismo sa mga mangangalakal o business sector, na yung ease of business, yung corruption, yung political stability, yan po yung hinahanap ng namumuhunan eh. Ang tinitingnan nila, doon ba doon sa jamba sa bansa nyo, madali magpa kumuha ng mga permiso, ng permits, isang katutak ang corruption sa permit eh, ang daming binabayaran dyan eh. Yung ease of doing business, maaabala ba yung aking negosyo? Katakot-takot na abala miski sa importation and installation of systems and machines, no, na kinakailangan ng isang industriya. Tapos pangalawa, yung restrictiveness in terms of law sa labor, tayo yung isa sa pinakamataas ang sweldo. Pero yung po ang tinuturo ng mga negosyo, particular yung corruption. Alam niyo po yung parati kong binabanggit, ang nagbigay po nito ay si Pamphilo Lacson. Ang sabi niya sa isang saliksik ng mga negosyante, 800 billion pesos po ang nawawala taon-taon sa corruption. At marami rito nanggaling sa business sector. Hindi lang po konstitusyon ang may problema dyan.
ang tinuturo po natin, bukod sa konstitusyon kung meron man, na restrictiveness dyan, eh yung nagpapatupad at gumagawa ng batas. Executive and legislative function, well, kasama na yung judiciary. Kasi executive implements the law, legislative creates the law, judiciary ensure na may napaparusahan kapag may nag-violate. Eh yung po bang assurance ng punishment na nagkasala, itong mga smugglers, itong mga hoarders, eh sa maraming hearing sa Senado, na-identify mo na, nakita mo na, may pangalan na, eh natitiyak po ba natin na parurusahan? Eh judiciary po yan eh, hukuman po yan. O yung mga batas po, nakapag-create po ba para proteksyonan yung business? Eh baka kulang pa. So therefore, not only the Constitution, ang issue dyan, yung nagpapatupad, gumagawa ng batas, at nagpoprotekta na maipatupad ng tama ang batas. So, kaya ito po, leading to another point, top one. Sabi nila, economic provision law, pero alam mo, mayroong mga sektor na nagsasabing may ugnayan ang economic sa political. Before kasi, that, sige po. Before that, kasi, ang hindi, okay lang po yan. At again, mga tol, opinion po ni Kainaro yung sinasabi niya. Hindi po natin pwedeng i-impose yung paniniwala natin sa kanya. At ganun din naman, lahat ng sinabi sa atin ni Kainaro, i-impose niya na maging paniniwala po natin. Diskurso po ito ng isang maayos na pagtatalakay. Hindi po kami nagde-debate dito ni Kainaro. Nagbibigay po kami ng bawat opinion sa bawat paniniwala namin. Ngayon, sagutin natin yung sinabi ni Kainaro on the premise ng isang proposal ng isang naghahangad ng pagbabago sa konstitusyon. Kasi ang issue po, main point, corruption. Ang sinasabi po, hindi po sa akin ang galing ito. Ang sinasabi po nung naging bisita ko dito the other night na si Orion Dumdum Perez, hindi po problema ang korupsyon kung hindi po yung provision sa ating umiiral na batas. Bakit daw? Dahil nga po, limitado po yung ating provision para makapagbigay ng tamang tiwala sa mga foreign investor, eh hindi po tayo lumalakas pagdating sa usaping pang-ekonomiya. In short, hindi po kumikita ng ganun kalaki ang bansa po natin. Pero kung mawawala daw po yung restriction na yan at mapapapasok ang mga foreign direct investor, maaaring kumita ng malaking ekonomiya at yung kita po na ito magamit po sa pamamahala katulad daw po ng pagtataas ng sahod ng mga miyembro po ng ating gobyerno. At kung sila po ay mataas na ang sahod dahil nga may kita na ang gobyerno, maiiwasan na daw po yung mga kalakaran katulad po ng binabanggit ninyo na red tape o yung pagpapahirap sa pati sa pagkuha po ng mga permiso. Yun naman po yung kanyang premise, Kainaro. At hindi ko rin sinasabing mali yun at ganun din po yung sa inyo. Okay? In-establish ko lamang po na ganun po yung issue niya. Hindi daw po korupsyon ang problema kung hindi yung kaparaanan kung paano kikita ang gobyerno para kapag kumikita na ang gobyerno, ma-i-convert itong kita na ito para labanan ang korupsyon. Sige, forward po tayo doon po sa punto niyong ikalawa. Bago ron, gusto kong sana magkausap kami ng sabay rito, no? Kasi ito yung confusion top one eh. Kasi hindi ko alam, batay sa sinasabi mo, ang naririnig ko, hindi naman niya tinuturo yung konstitusyon eh. Ang tinuturo niya, yung existing law and the lack of it. At yung implementation of existing law. Paano pinapatupad yung batas. Halimbawa, pagpapasweldo, may batas dyan eh, may minimum wage eh. Pinatutupad ba? Tapos when we talk of structure, implementation yan eh. Tapos system of governance yan eh. Pag-governance, pamamahala yan. Ngayon, ang tanong ko, bakit constitution? And you're referring to law. At ito ang patunay ko. Ito yung argument natin. Tanong, ano sa constitution ang nagpoprotekta sa korupsyon? Ang dami, tapon. Ito nga ang problema ko dun sa pabago ng konstitusyon. Ang tanong basics eh, nabasa mo na ba ang konstitusyon? Kasi pag tinanong mo, ano meron sa 1987 Constitution na nagpoprotekta sa korupsyon? Ito po, Article 11, Accountability of Public Officers.
Section 1, public trust. Section 2, ombudsman. Section 17, impeachment. Even by the highest authority of the land. Pwedeng ma-impeach ang presidente, ang vice president, ang Supreme Court justices, ang Constitutional Commission. Sa Section 17 ng Article 11, present constitution po ito, ha, nagsasabi, impeachable offense ang corruption. Meron pa po sa Article 2, Section 27, honesty and integrity. Article 2, Section 28, public disclosure. Article 11, Section 15 to 16, prohibited acts. Ngayon po, eh hindi po pwedeng yan lang yon. Kailangan po, may mga enabling laws yan. Meron pong nagpapatupad. Nag-assure na may napaparusahan. Pero po, problema ba ng Constitution? Tingin ko mukhang kung babanatan mo ako ng corruption at ituturo mo yung Constitution, parang hindi. Kasi mukhang malinaw sa Constitution na bawal eh. Yung sinasabi ko, Kainaro, ang sinasabi ng tao is yung restrictive provisions ng Constitution ang nagiging dahilan para po hindi lumalakas ang ekonomiya natin at the same time, hindi kumikita ang gobyerno. In return, kaya pag hindi kumikita ang gobyerno, mahina po yung kaparaanan para pupuksain ang korupsyon. But on the other hand, meron po tayong mga enabling laws. Yung mga sinight nyo po na mga provisions sa Constitution, sa Article 11, particular yung plunder law. Isa pong enabling law. Di ba? But anyways, gusto ko lamang pong talunan na in the interest of time yung ikalawang punto po ninyo na babanggitin nyo sana kanina. Kung pwede po ninyo yun. Sige po. Yung pong sinasabi nila kasi yan yung pinaghihiwalayan ng stand sa charter change is focus on economic provision and beware of tinkering with the political provision. Yan din ang huling narinig natin kay Presidente Duterte na wag gagalawin ang term extension which is a political provision of the Constitution. Even the designation of the branches of government, political provision po yan. Pero ano po ba ang totoo? Kaya po, may mga segment of the population o sektor na nagsasabing parang mahirap paniwalaan na kung bubuksan ang Constitution ay hindi magagalaw ang political provision. Why? Eh punta po tayo rin sa definition mismo ng what is economic and what is political at yung ugnayan ng dalawa. Economic pertains to all production, consumption, a market, scarcity of resources, negosyo, pagsupapasweldo, trabaho. That's all economics, no? Business, economics. Pero ang tanong paano ba gumagalaw ang economics? What makes it political? Eh, yung pong pamamahala, yung governance, yung creating of laws, yung implementation of laws and regulation, of crafting regulations ng pamumuhunan, that's political po . Ang pamamahala po sa gobyerno, basically political. What is political? Ayan, governance, power distribution, power use, no? Kaya nga po pwedeng abusuhin yung kapangyarihan. Ang tanong po natin, pagkatapos nyo pong i-install yung economic provision na pamalit, ang tanong po anong papel ng mga branches of government? And that we deal now with political provision and political question, basically. Di ba? At tatanungin nyo, anong gagawin ng presidente dyan? Anong gagawin ng legislative dyan? Anong gagawin ng judiciary dyan? That's political. Now, sasabihin mo sa akin, hindi natin gagalawin yan. O, and tanong, how will you be sure dito sa bagong provision na dinagay mo sa economic provision? Kaya siguro kampanting-kampante ang Kongreso . Sige, ano tayo? Economic provision lang. Kasi alam na alam nila, they can always do something that will jump on or cut across economic and political. Okay. Thank you so much, Kainaro. Ha? We leave as that kasi yan ay assumption. At assumption din naman kung mananatili ang hindi mababago ang Constitution at economic provision. Both circumstances, assumption. Wala po yung pinaghuhugutang ebidensya. Kaya maraming salamat sa time na ipinagkaloob niyo po sa amin, Kainaro. At I am hoping
na pag kami pagkakataon, ako naman po ang papasyal sa inyong channel at makapag... Yes, muli tayo, sana. Ayan, muli tayo makapagtalakayan ano, ng ganito kaayos na palitan po ng ating paniniwala at hindi naman kasi natin kailangan i-impose ang opinion natin sa iba. Salamat at meron kong respeto sa aming mga pula at nire-respeto ko naman ang mga katulad mong Dilaw at Pink. Any salamat, salamat. Sa ating mga manonood. Top one, ako, it's a pleasure and it will always be gratitude, pasasalamat sa mga ganitong alternatibong talakayan kasi pwede pala, no? Pwede na hindi tayo magmurahan, hindi tayo magbalahuraan, hindi tayo nagdebate. Tayo ay nagtanong ka, nagpahayag ako, nag-inject ka ng sarili mong pananaw at yung kasama natin sa chatroom ay nagpahayag din ng kanilang mga punto de vista. Pwede naman. Yun po yung malayang talakayan sa isang demokrasyang bansa. At sana po, panatiliin natin to kasi dito natin mas makikita yung totoo beyond yung siraan lang ng sa kantsawan, no? So, nako, saludo at Top One. Sana paramihin ang katulad mo, paramihin yung mga ganitong channel. Alam mo, ako, maliit lang ako na channel, pero pangarap na sana nga, marami tayo na kahit papano, hindi yung tama ka eh. Tama ka. Ako, saludo sa sinasabi mo. Not to impose, but to present an alternative para po sa mga nakikinig na timbangin, no? Timbangin po natin. Ito bang naririnig natin ay may katwiran? Ito ba'y pwedeng ibangga sa ating pangangatwiran? Ano po ang mas totoo? Eh, tingin ko, pinaka mataas pong pamamaraan ng pakikinig at pakikisangkot. Yung critical na pakikisangkot, hindi yung nahila ka lang. So, maraming salamat sa Randy. Tawagin na kitang sa Randy. Salamat po, Kainaro. Thank you po. Opo. Ayan, napakinggan po. Napakinggan po natin si Kainaro. At ibaba ko na siya. Salamat po, Kainaro. Yan. At maraming salamat muli kay Kainaro. Ano? Ganun lang naman yun, mga tol. Tayo po yan naghahangad ng alternatibong kaalaman. Ang kaalaman po kasi, hindi po yan monopolous. Hindi po pwedeng tayo lang ang tama at mali po ang iba dahil hindi po natin ito kapanalig sa ating paniniwala. Ako, open ako sa anumang diskurso. Kahit DDS pa yan, Dilaw yan o Pink, basta wala pong ad hominem. Katulad po ng ginawa namin nitong si Kainaro. Kasi meron ako dating pinaakyat dito sa programa natin. Walastik, ang pakikipag-usap, inaakusahan kagad ako na fake news peddler ako. Pwede ba yon? Kapag ka isang diskurso na maayos, walang akusasyon. Ipresenta mo lang kung ano yung opinion mo, kung ano yung gusto mong maipabatid sa mga manonood. Hindi naman necessarily porket sinabi mo, paniniwalaan ka na kagad ng mga manonood. O hanggang dito na lamang mga tol, maraming salamat sa mga Dilaw at Pink na may nanood, kung may nanood man dyan. Maraming salamat sa inyo. Sa mga basher ko na DDshits, salamat pa din sa inyo. Higit sa lahat. Nagpapasalamat ako sa mga patuloy pong nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dito na lamang, lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.